So, on this content, pag-uusapan natin yung mga ways to check if nag-grow yung channel mo. Now, bakit importante na alam mo kung ano yung mga dapat i-check if nag-grow yung channel mo? Because again, normal naman po sa nag-uumpisang YouTuber na mabagal yung growth. Normal sa nag-uumpisang YouTuber na parang ang hirap magpalaki ng channel. And minsan, pag hindi mo alam kung ano yung dapat mong i-check kung nag-grow yung channel mo, kung nakabase ka lang sa number of views and subscribers, dumarating yung time na nauumay tayo, napapagod tayo, nawawalan tayo ng gana, nadi-discourage tayo, at bigla na lang tayong tumitigil. Hindi natin alam, nandun na pala, kasunod na yung linya ng pag-grow mo. Hindi mo alam, may mga signal na pala, may mga signs na pala that you're already improving and growing pero tumigil ka because akala mo views lang at subscribers ang dapat tignan. So dito pag-uusapan natin yung mga analytics na dapat yung tignan to monitor or measure if nag-grow ka ba or hindi. Dapat mo bang ituloy yung ginagawa mo or hindi? Saan ka ba dapat mag-focus para mas lumaki ka, mas mag-grow ka? Okay, so this will be more about analytics. Now, I'll be using a PC para explain sa inyo at ipakita kung ano yung analytics na dapat yung tignan. Pero kung ano man yung i-discuss ko dito ngayon, meron din po ito sa YouTube analytics app. Iba lang yung itsura, but it's the same thing. Ang importante naman dito is that you understand what it means, saan to dapat tignan, and how to interpret your analytics. Now, setting your expectations, ideally, mas maganda na makuha nyo to lahat. Like, may check lahat, kumbaga checklist. Pero realistically, you cannot have it all. Ha? So, maaaring nakuha mo yung iba, tapos merong hindi. So, again, the best thing there is mas maiintindihan mo kung saan ka dapat mag-focus, saan ka dapat, ano yung dapat mong unahin. Because that's important in understanding to measure if you are growing or not. Guys, so yung unang-una na dapat nyong tignan, if your channel is actually growing, is engagement. Alright? And nga pala guys, pinahiram sa atin ni Kuya Makil yung analytics niya para may pakita ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyong tignan kung nag-grow kayo or hindi. So maraming salamat sa iyo, Kuya Makil, for lending us your analytics. Alright? So again, ang unang-una nyong dapat tignan para malaman kung nag-grow kayo or hindi is engagement. Pag sinabi ko engagement, that includes yung like, yung dislike, yung average watch time, and yung comment. Importante na binabantayan yung engagement sa channel ninyo para malaman mo kung nag-grow ka or hindi. Bakit? Kasi sa una, mas kukunti pa lang yung nakakapanood ng videos mo eh. Hindi ka pa masyado nare-recommend yung YouTube. Diba? Hindi ka pa masyadong exposed kasi hindi ka pa nakakabuild ng authority sa channel mo or sa content mo. Now, bakit importante na bantayan mo yung engagement? Especially, yung comment section. Kasi gusto nating malaman sa comment section kung may nakaka-appreciate sa video natin. Importante na sa comment section, tignan mo kung may mga taong nagtatanong about doon sa ginawa mong video. Kung interesado ba sila sa topic na ginawa mo. Bakit comment section? Kasi sa comment section sila nagbibigay ng feedback kung ano yung mali, ano yung tama, ano yung maganda at ano yung hindi. So, to measure review are actually growing, tignan mo kung yung mga tao is actually interested in interacting with your video at sayo through the comment section. Kaya nga, dinidiscourage ko kayo na sumali doon sa mga may pa-contest ng subscribers, ng comments, ng likes because fabricated yung comments. Aanhin mo yung 1,000 comments yung kung ang comments naman nila doesn't have to do with your video. Ito yung palagi ko sinasabi sa inyo na pinaghirapan yung gumawa ng video. 2-3 araw yung shoot, 2 araw yung inedit. Tapos magko-comment sila Bible verse na walang kanalaman sa video mo. Ni hindi mo alam kung nagustuhan nila yung pag-shoot mo ng video. Hindi mo alam kung nagustuhan nila yung ginagamit mo na mic. Hindi mo alam kung gusto ba nila yung pagkaka-edit mo yung music na ginamit mo. So engagement is very important. Comment section is very important and should be sacred sa mga nag-uumpisa pa lang because dyan ka magbabase if your viewers are actually enjoying your content.
comment section. Kung kukunti pa lang ang nanonood ng video mo, 10, kung meron sa 10 tao na yun, isang nag-comment at nagsabi, sir, mali po yung ganito. Ibig sabihin, pinanood yung video mo and you should feel flattered and happy na, uy, nanood, pinanood yung video ko. Hindi lang basta kinlik at nilampasan. So one of the signs na nag-grow ka, if people or viewers are engaging in your content through like and comment. And of course, kailangan mo rin tignan yung average watch time. Average watch time is yung average na yung time ng mga viewers mo in average. Like for example, 10 sila. I-average na yung time na nagstay sila sa video mo kung gaano sila katagal nagstay. Now, sa analytics natin, makikita ninyo na meron tayong per video and per channel. Of course, papakita ko lang sa inyo ha. Sa per channel, punta kayo ng analytics, pumunta kayo ng content. Like for example, we're talking about the long form content. Yung average view duration, ito po yun. 4 minutes and 17 seconds. Yan yung average view duration ng lahat ng mga videos ni Kuya Makel. You can also take a look at it per video. Like for example, itong video na to. Ano yung average watch time nito? Punta kayo ng actual video, punta kayo ng analytics. And then, engagement po. Ayan yung average view duration. So, yung video niya is 12 minutes and 1 second. Nagsistay yung mga audience niya in average ng 4 minutes and 8 seconds. Ang pinaka-goal natin dito, of course, the higher, the better. Pero, at least, in the middle, 50%, yun yung dapat i-goal natin, ha? Now, also, meron tayong audience retention graph dito sa baba. Hanap tayo ng mas lumang video. Kasi dito, kailangan nyo rin bantayan yung average watch time at saka yung engagement graph para malaman nyo kung saang part ng video sila umaalis at hindi na nanonood. Like, kagaya nito. 52% of your viewers are still watching on the 30-second mark. So, ibig sabihin kalahati, umaalis na kagad doon sa 30 seconds pa lang ng video niya. So, kailangan natin tignan anong ginagawa ko on my first 30 seconds on my video. Bakit sila umaalis? And then you compare it from your previous video at tignan, 'di ba? Mas marami na ba nagstay nitong next video ko or nag-improve ba ako? Kasi itong first 30 seconds maaaring, 'di ba, mahina yung hook, masyadong mahaba yung spiel niya, baka may mga pa-intro pa siya diyan. So dito niyo makikita yung mga kailangan niyo i-adjust para yung mga viewers niyo mas panoorin yung video niyo at hindi umaalis agad. Now, makikita nyo dito yung mga dips at saka yung pagtaas ng viewers. Probably, meron nagka-fast forward na iba. Diba? Kasi, ayoko na makita yan. Titignan ko na kagad yung topic. So, again, engagement yung pinakaunang dapat yung tignan to measure if your channel is growing. Importante po, average watch time, like, and of course, comments. Okay? Ako, ayoko talaga ng mga fabricated comments. Ano yung fabricated? Yung copy-paste. Kagaya na nagpunta sa live streaming natin kanina. Diba? If you're talking about like a specific topic, tapos magko-comment ka ng Bible verse, hindi ko na-appreciate yun. Though, I am thankful na tinanood yung video ko, pero sana nagbigay ka ng feedback about the content, about the video, kasi pinaghirapan ko yun eh. Yung video na pinaghirapan ko ng dalawang araw, diba, inedit ko ng dalawang araw, tapos magko-comment ka ng about kay Kaitano. Walang kanalaman sa video. So, nakakasakit ng damdamin na parang, ay, hindi man lang pinanood. Yan. So, number one, again, engagement. Alright? Second, na dapat nyo tignan if nag-grow kayo or hindi is audience. Okay, ano yung mga dapat mo tignan sa audience? Dito muna tayo. Tignan mo muna yung other channels that your audience watches. Importante to. Bakit importante na kailangan mo tignan itong audience? Kasi, di ba, hindi pa nga tayo masyadong nare-recommend ni YouTube, kukunti pa yung views natin, kukunti pa yung subscribers natin. Pero gusto kong malaman kung alam na ba ni YouTube kung sino yung mga viewers na tinatarget ng content ko. Alam na ba ni YouTube kung sino yung mga target viewers ko para ma-recommend yung viewers yung videos ko nang tama? Tignan niyo yung audience, other channels that your audience watches. Now, kung tignan niyo ang content po ni Kuya Makel is about mga kotse,
radiator ba? Tama ba? Naman yan, hindi ko maintindihan na. But, kung titignan niyo yung other channels that your audience watched in the last 28 days, ang nakalagay dito, DIY Master, Jeep Doctor PH, Maninoy White, Don Basyo, hindi ko alam itong mga to, Easy Works Garage, Mekaniko, Tireman. So, kung titignan niyo, yung mga channel na nakahilera sa channel ni Kuya Makel has something to do with cars. So, ibig sabihin, there's a high chance na yung mga videos ni Kuya Makel marerecommend rin sa mga viewers nilang lahat. Now, kung titignan nyo, meron dito mga channel na 520k subscribers na, 78.2k subscribers, 174.0k subscribers. So, sabihin natin hindi ganun kalaki yung subscription number ni Kuya Makel, pero ibig sabihin, may chance na ma-recommend yung video niya sa mga viewers nila because alam na ni YouTube na, uy, nakahilera ka dito, ito yung mga taong nanonood ng mga videos mo o yung mga videos mo pinanonood rin ng mga nanonood sa kanila. So, malaki yung chance na i-recommend yung video mo sa kanila. But of course, you have to work on the thumbnail and title so they'll be interested in the topic, of course. So, ito yung dapat yung tignan. Aside from other channels that your audience watches, tignan mo din yung videos that your audience watch. Kailangan mong malaman kung ano yung mga content na ginagawa or mga pinanonood pa ng mga audience mo na. Ano ba yung mga video na pinanonood nila? Para makita mo kung pwede mo rin ba itong gawa ng content? Or related ba yung ginagawa kong content sa kanila? Okay? Again, itong dalawang ito is importante para malaman nyo, ha? Kung alam na ni YouTube kung ano yung content na ginagawa nyo. Kasi like ko sinasabi, importante na ma-recommend ka ni YouTube sa tamang tao. Kasi kahit anong ganda ng produkto mo, pag sa maling tao ka na-recommend, hindi ka papansinin. Other channels that your audience watches, other videos that your audience watch. Now, pag nakita nyo, yung pinanonood nilang mga video is something na not related sa kung sino talaga yung mga content na ginagawa nyo or hindi naman talaga yung mga topic na dinidiscuss ninyo, mga baka. Ibig sabihin, YouTube is having, naku-confuse ako sino, kanino ko i-recommend. Or maaaring nire-recommend kanya sa maling tao. So you might want to focus more on creating content na mas isang topic na naiisang community yung tina-target, or you might want to change your content depende sa kung ano yung pinanonood nila. So, nasa sa inyo yan. It's either you go your initial target o ikaw yung mag-adjust para mas ma-recommend ka ng tama. Okay? So, kung yung una, engagement, importante tong audience. Okay? Sa audience, punta kayo ng other channels your audience watches and other videos that your audience watch. Makikita nyo rin yan sa inyong YouTube analytics app. Ano pa? Itong videos growing your audience, kailangan nyo nung tignan to. Ideally, dapat ang makikita natin dito, high tsaka moderate. Okay? Ano tong videos growing your audience? Ito yung mga videos ninyo na nakakuha ng bagong subscriber tapos nanood ulit ng isa pang video ninyo. Okay? So, since puro low ito, again, ideally, gusto nating ma-check lahat yung checklist pero realistically, we cannot have it all. So, si Kuya Makel, low yung mga videos niya. Nakakakuha siya ng new viewers pero hindi niya nagagawang pabalikin sa kanya mga previous content, probably because it might be the topic, it might be the way yung pagkakating nila sa video, baka hindi nila nagustuhan yung video. So that is something that Kuya Makel might need to improve on, okay, to work on. Pero yan yung mga dapat yung tignan. Kailangan yun na tignan sa audience tab or sa audience yung new viewers at saka yung returning viewers graph. Okay? Mas gusto natin na ano, balanse yan. Anong balanse? Bakit balanse? Kasi gusto natin na nakakakuha tayo ng new viewers in a sense na ibig sabihin, nire-recommend tayo ni YouTube sa mga bagong tao at hindi lang tayo nakukulong sa mga audience na natin. So, maaaring dapat gumagawa ka ng topic na, di ba, dyan mo makikita kapag hindi ka nakakakuha ng new viewers, you might want to niche up. Baka yung content mo mas kokonti lang yung ano, kokonti lang yung nangangailangan, yung naghahanap, so you might want to niche up. Or,
kailangan mong tignan if napopromote mo ba ng tama yung videos mo, kasi hindi ka nakakakuha ng new viewers, eh, maaaring puro subscriber mo lang ang nanonood pero wala ka nakukuha ng bago. So maaaring meron kang pagkukulang sa promotion, sa thumbnail at saka sa title, kasi yung mga returning subscribers usually pag kilala ka nila, kahit nakita lang yung pangalan mo, kahit hindi nila gusto yung thumbnail, i-click nila yun eh. Kasi importante sa or gusto ka na nila eh. So, yun yung mga bagay na dapat mong ma-realize. Bakit wala akong new viewers? Bakit hindi ako nakakakuha ng bago? So, marami tayong dapat tignan. Of course, importante rin yung returning viewers. Hindi lang dapat puro new viewers. Kailangan returning. Importante yung returning para nakikita mo kung yung mga subscriber mo, bumabalik ba sa channel mo. Kasi hindi sapat yung nanood sila ng isang video tapos hindi ka nila pinapanood. Kasi kung yun yung nangyayari, kagaya nga nasabi ko kanina, probably, may ginagawa ka mali. They were able to find your channel, they were able to find your videos, pero nung pinanood ka nila, maaaring hindi lang nagustuhan, kaya hindi ka nila pinanood ulit. Or, iba-iba yung content mo, yung topic mo, kaya hindi nila napapanood yung iba mong content. So again, you have to balance it. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang purpose ng ating content today is to help you understand the analytics para kayo mismo yung mag-interpret and makapag-strategize on what to do next. Okay? So kung nakikita nyo na meron kayong balancing graph ng new viewers at saka returning viewers, that's a good sign na nagugrow yung channel nyo. Pag nakikita nyo na yung mga channel na your audience watches is something similar sa content mo at niche mo, that means a sign that you are growing. If yung mga video na pinapanood ng mga audience mo is something related sa mga ginagawa mo ng content, that's a sign na nagugrow yung channel mo. So kung hindi ka pa man nakakakuha ng views sa ngayon, don't worry, because again, as you continue to grow, create videos, mare-recommend ka sa mga taong, sa mga viewers nila, and you might be, di ba, growing very, very soon. So, una, engagement. Pangalawa, audience. Alright? Again, I do not look that much on the number of subscribers, eh, because that will follow naman eh. That will follow. Ano pa yung dapat nating tingnan? Yung pangatlong analytics na lagi kong tinitignan para malaman if nag-grow yung iyong channel, of course, is yung reach. Okay, punta tayo ng analytics, content. Ang titignan natin yung mga long-form content na lang, ha. So, the next analytics that I always looked at to check if nag-grow yung channel ko is yung reach. Okay, pumunta tayo sa videos, content. Kasi mas gusto natin tignan yung videos lang muna. Ang tinitignan ko dito is yung, more than views ha, is yung impressions. Gusto kong malaman kung tumataas ba yung impression ng video ko. Gusto kong malaman kung nare-recommend na ba ako ni YouTube. Kasi sabi ko nga, sa una, it is normal na mahirap ma-recommend. Bakit? Probably mas kukunti pa yung videos mo, kukunti pa yung ma-recommend sa'yo. Probably hindi pa alam ni YouTube kung nare-recommend yung video mo. Of course, initial performance ng video mo will also affect how it will be recommended. Pero gusto kong malaman kung nag-i-improve ka per video mo on how YouTube is recommending your videos. Kasi ideally, sa pagdami ng content mo or video mo, pagtaas ng impression mo, mas maraming beses ka dapat na na-recommend. Piliin natin yung 90 days ha, para makita natin yung 365. Para makita natin yung changes. Ayan oh, medyo hindi pansin, pero kung makikita nyo, pataas po yung trend ng impression ni Kuya Makel from 6,000, 7,000, 8,000, 9,000. So, di ba pataas yung trend? Ideally, again, pag dami ng content na ginagawa mo, pagtaas yung impression mo, mas nare-recommend ka na ni YouTube. Meron siyang 1.1 million impressions in the last 365 days. Puntahan natin yung 90 days lang. Sa 90 days, nagkaroon siya ng 755.3K impressions. Uy, 1 million. So, ibig sabihin, kung nakuha niya sa 3 months to, yung 9 months niya, quarter lang nung pinaka-impression numbers niya. So, impression, gaano ka daming beses ka na nare-recommend ng YouTube? Importante tingnan mo yung impression mo kung pataas yan. Kasi bakit? Gusto nating malaman kung nakikilala na ba ni YouTube yung mga viewers na dapat nanonood ng mga videos mo. Okay? Tignan mo kung tumataas yung impression ng mga videos mo. Nare-recommend ka ba?
So kahit kakunti pa yung views mo, like for example, ang baba ng click-through rate mo, kaya ang baba ng views mo. If nare-recommend ka, that's a good sign. Though you still have something to work on, it might be the title, the thumbnail, kaya hindi ka clickable. If nare-recommend ka, ibig sabihin, alam na ni YouTube, kanino ka i-recommend. Alam na niya kung sino yung audience mo. Kaya mas nahahanap na niya. Ginagawa ni YouTube yung trabaho niya sa pag-recommend ng video mo. Impression. Okay? Of course, click-through rate is also important. Impressions, click-through rate. Dito mo malalaman if effective ba yung ginagawa mong thumbnail and title. Ano ba yung click-through rate? Click-through rate po is yung percentage na kiniklik ni viewer yung thumbnail mo versus 100 times ipakita yan ni YouTube. Okay? Like for example, 100 times pinakita ni YouTube yung thumbnail mo, 8 sa kanila yung nag-click. 8% yun. Okay? So, that defines yung click-through rate mo. If nag-i-improve yung click-through rate mo through time, ibig sabihin, gumagaling ka ng gumawa ng thumbnail at saka thumbnail at title. Ibig sabihin, pag nare-recommend yung video mo, mas napoproject mo na kung ano talaga yung content mo, kaya nakiklik sila sa'yo. So, click-through rate is also important. Impressions, click-through rate, lagi magkadikit yan eh. Pag nag-i-improve yan, kahit hindi masyadong dumadaming views mo na sobrang laki, pero nakikita mo through time, no, tumataas ng konti yung impressions, click-through rate mo, tumataas din yung number of impressions mo, that means that's a good sign. Ituloy-tuloy mo lang. Okay? Kung pupunta tayo dito sa all, makikita nyo dito sa all, merong inverted pyramid, yung impressions and how they led to watch time. And then makikita nyo dito yung impressions, yung percentage from YouTube recommending your content. Ibig sabihin, yung content mo hindi sinearch, ni-recommend ni YouTube sa watch page, sa home page, hindi na kailangang i-search. The higher, the better. Again, mangyayari lang to, tataas to kapag naiintindihan na ni YouTube kung sino yung target market mo, sino yung mga viewers na hinahanap mo. So ito yung mga dapat yung tignan. Sabi ko nga, you cannot have it all. Maaaring yung iba dyan, ang baba ninyo. Pero that's fine. What we're looking for are signs that you're growing. Kasi gusto kong kapitan nyo yung growth because naniniwala kayo na merong improvement. Meron nangyayari. Kaya ituloy-tuloy mo lang. Joseph Pearl Vlog, shoutout sa iyo. Mera TV, hello, hello po. Showbiz Chikadora. Sa mga nandiyan pa, hello, hello sa inyo. Hindi tayo masyado nakaka-shoutout because we're talking about meron tayong content today or topic. Ayan. So, ito yung mga key factors or analytics na tinitignan ko, diba, to serve as a sign na nag-grow yung channel ko. Again, sa una kasi, we're only focusing on views, number of subscribers. And kapag hindi natin nakukuha yun, akala natin hindi tayo nag-grow. Right? But yung tatlong analytics na nabanggit ko sa inyo, na mas nag-focus ako, doon ko tinitignan kung nag-i-improve ako in a day-to-day basis at kung dapat ko bakit ituloy yung ginagawa ko. Number one is yung engagement. Comments. Napaka-importante niyan. Pag nakikita ko yung comment ng mga video ko is fabricated, poor Bible verse, ibig sabihin may ginagawa akong mali. Ibig sabihin, nare-recommend yung video ko sa maling tao. Ibig sabihin, pinanonood yung mga videos ko ng maling tao na hindi ko gusto. Gaya nga na lagi ko sinasabi, huwag tayong mag-settle na basta magka-views lang. Ikaw ba gusto mo na basta magka-shota lang? Diba hindi? Gusto mo magkasota yung gusto mo, yung mamahalin mo. Ganon din sa video. Kung gumawa ka ng video, wag kang magsettle na basta magka-views ka lang. Ay, basta magka-views ako. Wag. Dapat yung manonood sa video mo, yung taong gustong manood talaga ng video mo. Yung taong ginawan mo ng video. Gumawa ka ng video para sa kanila, so dapat sila yung manood. Yung dapat yung iniisip natin. Kasi kapag sila yung nanood, ma-appreciate nila yung ginawa mo. So comments is very important for you to measure if you're growing.
the way your audience communicate with you, provides feedback on what you do, is actually an indication that you're actually improving, that they're actually paying paying ang tawag dito, nabibigay sila ng oras na panoorin yung content mo. Hindi man nila nagustuhan, nagbigay sila ng oras. And that is something that you have to be thankful for. And if hindi nila nagustuhan, you have to do something to improve what you're doing para magustuhan ka na sa susunod. Comments. Engagement. Yung pangalawa, sabi ko sa inyo kanina, audience. Bantayan nyo sa audience ninyo yung videos that your audience watches. Yung mga video ba na to, kaparehas ko, kaparehas ang content na ginagawa ko. Ito rin ba yung mga video na ginagawa ko or mga topic na dinidiscuss ko on my channel? Kasi kung iba, that means you are being recommended to the wrong people. Kung ang nare-recommend ng mga videos sa mga audience mo is iba doon sa ginagawa mo, may mali. Same with channels that your audience watches. Dapat makikita mo na yung mga channel na nandun, mapamaliit o malaki, has something na related sa channel mo. Which is kung ano yung content na ginagawa mo. Kasi kung hindi, may mali. So you have to work on it para itama. It's either you might need to hide some content of yours para mas ma-focus yung viewers mo on a specific topic. Diba? Let's say yun eh. Again, ang tinuturo ko sa inyo dito sa how to interpret your analytics para kayo yung mag-strategize. But there's a lot of strategy na pwede mong gawin. Sabi ko nga, pwede mong i-private muna yung mga videos na ayaw mo munang ilantad para mas ma-focus yung mga audience mo sa mga videos na talagang ginagawa mo na. Those are one of the steps na pwede mong gawin. Ano pa yung nabanggit ko sa audience? Yung balance ng new subscribers at saka ng returning subscribers. Hindi sapat na puro returning subscribers. Oy, meron ka ng solid fan base, pabalik-balik ang mga audience mo sa'yo. That's good. Pero lagi mo tatandaan na dapat lagi ka nakakakuha ng new audience. Bakit? Because yung mga viewers, nagbabago ng interest yan. Maaaring yung loyal supporter mo ngayon, loyal viewer mo ngayon, nanonood sa'yo sa isang linggo, sa isang buwan, hindi na. Kasi nakahanap na ng iba or may ibang palagkakaabalahan. So, consistently dapat nakakakuha tayo ng new viewers. And pag nakikita mo na hindi ka nakakakuha ng new viewers on your doon sa graph, may mga indication niya na again, number one, probably na walang nakiklik na bago sa mga thumbnail mo at saka sa mga thumbnail mo or sa video mo because hindi sila compelling. Diba? Kiniklik ka ng mga existing subscriber mo na because alam na nila kung ano yung ina-expect nila. Alam na nila ganun ka talaga gumawa ng thumbnail. Pero if you're not getting new viewers, you might need to adjust it. Kasi nire-recommend ka ni YouTube pero hindi ka naman kiniklik. So tingnan mo yung click-through rate mo, baka mababa. So baka title at saka thumbnail mo yan. Or, baka hindi ka naman masyado nare-recommend. Tingnan mo yung number of impressions in comparison dun sa new subscribers mo. Ang baba na new subscribers ko, new viewers ko. Tapos ang baba na impressions ko. Probably masyado maliit yung niche mo. Yung topic na iniikutan ng channel mo, you might want to niche up, mag-introduce ng bagong topic na related rin dun sa current audience mo na para madagdagan sila. Okay? So again, you have to understand it and interpret it kung paano mo siya ginagawa. And again, sabi ko kanina, in relation sa reach, ang tinitignan ko dyan palagi, kung tumataas yung impression, kung tumataas yung click-through rate, at saka kung tumataas yung pag-recommend sa'yo ni YouTube. Kasi if YouTube is starting to recommend you, magtutuloy-tuloy yan as long as you're getting better performance in a daily basis or in like sa mga susunod mong video. Kapag yung video mo gumaganda yung performance, YouTube will continuously recommend you sa mga taong akala niya maging interesado sa content mo. So yun yung tatlo, ha? So engagement, audience, and reach. Of course, marami pang ibang analytics na importante. But again, ang pinag-uusapan natin ngayon is, ano yung mga sign na nag-grow ka? Ano yung mga dapat mong tignan if nag-i-improve ka ba? Importante sa atin yung mga nag-uumpisa pa lang, yung feeling mo, nagpa-plateau na yung channel mo, hindi ka nag-i-improve, wala kang improvement, nawawala ka na ng gana, tignan mo yung mga nabanggit kong analytics. Because if you are seeing improvements on those three categories or analytics, that means you are improving, you are growing, so you just have to continue what you're doing. Kaya natin to. Power! Alright!